Huwag kang tingin ng tingin kung saan-saan. Baka may makita kang hindi inaasahan. Story time. Ako si Tasha. Nangyari ito nung 10 taong gulang pa lang ako. Pero hindi ko makakalimutan ang pangyayaring ito. Naganap ito noong nagbakasyon ako sa Lucena sa bahay ng lola ko. Pagkarating namin sa Lucena, gabi na nun at ang tahimik na ng lugar nila. Tapos, madilim yung lalakaran namin papasok sa Eskinita. Dahil sa maliit lang ang dadaanan papunta sa bahay nila lola, kailangan namin maglakad papasok sa loob dahil hindi kasa ang van na sinasakyan namin. Wala na rin namang mga trike noon dahil alas 12 na rin ng hating gabi. Kaya pinauna na kami ni Tito na maglakad papunta sa bahay ni Lola dahil ipaparada pa niya yung van. Nang mga oras na to, kasama kong naglakad yung 2 kong pinsan na mas bata sa akin at yung 1 kong pinsan na lalaki na mas matanda sa akin at yung lolo namin. At habang naglalakad kami, may nadaanan kaming bahay na may nakatirang buntis. Tapos yung pinsan kong matanda sa akin, napakalikot ng mata at panay ang lingon at titig niya sa bawat bahay na dinadaanan namin. Maya-maya, habang naghaharutan kami ng 1 kong pinsan sa paglalakad namin, bigla na lang sumigaw at umiyak yung pinsan kong lalaki na mas matanda sa akin na tingin ang tingin kung saan-saan. Tapos, biglang tumakbo yun kaagad papunta sa bahay ni Lola. Nang mangyari ito, medyo malapit na kami sa bahay ni Lola. Tapos, pagtakbo nun, biglang hinawakan kami ni Lolo. Tapos sinabi niya sa amin na, "Tumakbo na rin kayo! Dali!" Dali-dali nga namin ginawa yon. Pagkarating namin sa bahay ni Lola, nadatnan na lang namin na umiiyak na yung pinsan ko na mas matanda sa akin. Tapos, halos kinakapos pa sa paghinga yung pag-iyak nun. Nang mga oras na to, litong-lito na kami at takang-taka ng iba kong pinsan kung ano bang nangyayari. Pagdating ng lolo at tito ko, bigla na lang sinaranon at nilak yung mga pinto at bintana sa bahay ng lola namin. Tapos ginising nila lolo at tito yung iba pa naming pinsan na natutulog na ng mga oras na to. Tapos bigla kaming pinalibutan nila tito, lolo at lola. Nasa gitna nila kaming mga bata kasama yung pinsan kong lalaki na hindi pa rin tumatahimik sa pag-iyak. Habang nakapalibot sila sa amin, biglang nagsambit yon ng mga dasal na hindi namin maintindihan. Pagkatapos ng pagdadasal nila, ay huminto na rin yung pinsan kong lalaki sa pag-iyak niya. Matapos ang pangyayaring to, pinatulog na kami ni Lola dahil mag-uumaga na. Pagising na lang daw namin niya ipapaliwanag, akala ko tapos na ang hindi maipaliwanag na pangyayari na to. Pero hindi pa pala. Habang mahimbing na akong natutulog kasama ang iba kong pinsan sa iisang kwarto, ay may naramdaman akong parang may humihinga sa ilalim ng hinihigaan ko. Kaya naalipungatan ako at nagising. Pagmulat ko ng mata ko, nakaharap na ako sa dingding ng kwarto at dun ko na lang nalaman na parang may tao sa ilalim ng bahay ni Lola. Yung bahay kasi ni Lola, nakaangat yun. Parang yung mga kubo na may puwang pa sa ilalim. Nung nagising na yung diwa ko at ramdam na ramdam ko na yung paghinga nun sa katawan ko, dito na ako nakaramdam ng sobrang takot at napasigaw na lang ako at napatayo. Nakita ko yung ilalim ng bahay. May parang mabilis na tumakbo na kulay itim doon. Agad namang nagising sila lola at lolo at nilapitan kaagad ako ni lola at niyakap ako nun. Nang mga oras na to, alas 5 na ng umaga. Halos parang 1 oras pa lang akong natutulog. Dito na kinuwento sa akin ni lolo yung nangyari sa pinsan ko. Sinabi niya na lang na, "May nakitang malaking tao na may malaking pakpak yung pinsan mo. Mukhang tik-tik yung nakita niya sa ibabaw ng bubong ng bahay ng buntis na yon. Usap-usapan kasi dito ang mga pagagala ng mga tik-tik na yon. Nakalimutan namin kayong buhusan ng tubig na may asin para hindi na kayo maamoy ng tik-tik na yon. Pero mukhang nasundan niya kayo." Kaya matapos ang pangyayari na to, bago kami natutulog, lagi na kaming pinapabanlawan nila lolo ng tubig na may asin para hindi na kami malapitan ng gumagalang tik-tik na yon.